Welcome back to my YouTube channel, mga katropa. So ngayon, kukumpletuhin na natin yung ating engine na Hyundai Matrix na yung may problema yung sa oil consumption, mga katropa. So ngayon, i-show ko sa inyo kung paano natin ipipit yung ating main bearing, pang rod bearing, at sesetting tayo ng piston ring, mga katropa. Kaya para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga gagawin, lalong lalo na OEM yung ating parts, mga katropa, kailangan alam nyo yung mga procedure para mas sure natin na okay yung bearing natin, mga katropa. Yan. So bagong lahat, mga katropa, maraming maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel, lalong lalo na yung mga subscriber, YouTubers, viewers ng aking channel. Maraming maraming salamat sa inyo sa pagsuporta sa ating channel, mga katropa. So ngayon, ito nga, i-show ko sa inyo kung paano natin ipipit yung ating OEM parts sa ating engine block, mga katropa. Main bearing, conrod bearing, piston ring. So yun yung ating unang gagawin bago natin assemblein yung engine. Siyempre, bago natin kumpletuhin, ilagay natin sa engine compartment, kailangan make sure natin na nakapit yung lahat. Huwag tayo basta-basta magkakabit ng main bearing na hindi natin sinusukat, mga katropa, lalong-lalo na OEM. Baka magkaroon tayo ng problema. So, umpisahan na natin. So, ito na yung ating mga parts. Ito na yung ating piston, connecting rod. Nakakabit na ito yung ating connecting rod cap, mga katropa. Nakaready na yung ating bearing OEM. Siyempre, magpapalit tayo ng oil pump. Ayan. Mga bearing natin, piston ring. Yan. So nagtira ako ng piston ring para sa pagsukat natin, mga katropa, sa ating bore, kung tama ba yung clearance ng end gap ng ating piston ring. So nagpalit din tayo ng piston. Yan. So OEM din yung piston natin, mga katropa. 0.50 yung ating piston. Kasi yung dati nakakabit sa kanya 0.50, hindi ko na pinapalitan ng ibang size kasi nga okay naman yung bore niya, mga katropa. Ngayon, nagtira nga ako ng piston ring set para masukat natin, para makita nyo yung sukat, magkaroon kayo ng idea. So ito na yung ating crankshaft, syempre yung ating block. Yan. Yan na, mga katropa, yung ating block. Ngayon, susukatin natin ngayon, mga katropa, yung ating ring muna bago natin ipit yung crankshaft bearing or main bearing, mga katropa. Sukatin natin to. So tara, sana natin. So susukatin natin yung ating piston ring dito sa bore, mga katropa. So lagay natin yung top ring. Ayan. Top ring. Siyempre tutulak natin ng piston para pumantay, mga katropa. Ayan. So second ring, tsaka yung oil ring, sukatin na rin natin, mga katropa. Kahit medyo malambot siya, kailangan sukatin din natin yun. Yan. So ang liit ng clearance ng oil ring, ah, walang, almost walang clearance, ah. Pitin natin. Yan. So sukatin natin, umpisa natin sa 0.20. Tingnan natin sa second ring, maluwag. 0.10, sakto-sakto, mga katropa. 0.10, 0.25 mm, 0.10 is lang, mga katropa. Ayan. Ayan. 0.25, ganda ng clearance. Yan, basta mag-start kayo ng 0.25 sa second ring. Second ring tayo, mga katropa. 0.10 sa second ring, kahit umabot pa ng 0.0.5
0.30, okay lang yan mga katropa. Ayan. 0.10, 0.30. Medyo masikip na sa 0.30. Ayan. Ayan, pasok pa rin. Ayan. 0.10 to 0.30 second ring. Sa first ring. Ayan, sakto-sakto yung 0.10, 0.25. Ayan. Suwabing-suwabing mga katropa. Tingnan natin yung 0.30. Kung papasok. Uy, masikip na mga katropa. Ayan. Maganda yung clearance ng ating ring mga katropa. Sa oil ring, (clears throat) 0.20 mga katropa sa oil ring. Yung pinakaano niya 0.20, so okay yan. Maluwag pa nga. Tingnan natin yung 0.10. Yun, sakto-sakto yung 0.10. Basta mag-start kayo ng 0.10 mga katropa. 0.10 to 0.30, okay din dito sa oil ring. 0.10, 0.30, okay din sa second ring. 0.10, 0.30, pasok pa rin yan. Pero hindi napapasok yung 30 nyo rito. Masikip na mga katropa. 0.10 to 0.10. 10 point something kasi ayaw na pumasok yung 30. 0.15. Yan. Pasok dyan. So maganda yung clearance mga katropa ng ating oil ring. Mga katropa, yan. Oil ring, second ring, first ring. So ganun lang yung pagsukat ng mga ano mga tropa. Kahit hindi nyo naman sukatin, basta kabisado nyo na, tingin pa lang ay okay na mga katropa yung ating clearance. So maganda yung clearance. Gagawin natin, assembly natin yung isang ring na na naka iwan. So ngayon, ito yung piston ring natin. So ito yung oil ring. Yung dugtungan niya yan. So yan, yung dugtungan niya. Yan, nakaganyan dapat. Ayan. Ganyan. Tapos itong pinaka ring niya. Ito nyo laban. Ayan, laban. So babalik rin natin ngayon. Para yung laban niya sa taas. Ganyan lang yun mga katropa sa paglalagay ng ring. Oil ring medyo malambot mga katropa. Sa ilalim muna tayo. Ayan, sa ilalim. Ngayon, dito tayo sa ibabaw. So yan, tama-tama, laban. Dito, kasi nandito sa side na yan. Yan, gaganyan natin dito sa side. So ilagay na natin dito sa kabilang side. Para medyo yung adjustment natin eh, hindi na tayo mahirapan mamayang sesetting natin mga katropa. Para hindi na malayo. Yan. So sa second ring kasi pag mga OEM mga katropa, meron silang nakalagay na marking yan. Gaya nito, meron siyang A, tapos 50. Kasi 0.50 yung size ng ating piston ring tsaka piston. So yung groove niya mga katropa sa mga sa gasolina, yung groove niya ay nasa ilalim. Ayan, no? Merong groove, meron kayong makikitang groove. Ayan. So yung groove niya ay sa ilalim mga katropa, sa baba. Kasi kakayod mga katropa, kakayurin niya. Ayan. Sa mga hindi sanay mag ganito mga katropa, meron tayong isang option para hindi tayo mahirapan magano. Kuha tayo ng pillar gauge yung medyo ano lang. Tapos ganyan lang yan mga katropa. Ayan, oh. Ay sumobra tayo mga katropa. Ayan. Ayan. Diba? Ganun lang pag matigas yung ring. Huwag nyo po persay na ganyan kasi may posibilidad na maputol. Pag naputol, yun na. Doon na tayo ano. Ayan. Kagaya nitong number 1. May A, may 50. Sa taas yung marking. So, yung groove niya naman nito, mga katropa, ito lang yung groove niya. Nasa taas, nandito sa pinakaloob. Yung groove nito, mga katropa.
Yan. Pag pag ring number 1. So pagkakabit ganun din kasi dito sa gasolina, medyo malambot lang yung ring kaya ganyan lang yan. Yan. Malambot lang. Pero sa mga first time na magkakabit, mga katropa, ingat-ingat tayo magkakabit ng ring. So yan. So nakakabit na yung ating ring. So ngayon, ang gagawin ko muna mga katropa, ipipit muna natin 'to. Siyempre, yung ating crankshaft dito sa block. So magpipit na tayo ng crankshaft sa kanyang bearing mga katropa. So lalagay muna natin yung mga bearing. So kung mapapansin nyo ito, walang butas mga katropa. Means, ikakabit natin ito sa kanyang mga bearing cap. Ayan, halimbawa ito mga katropa. Lagay mo natin dito. Siyempre, make sure natin na malinis yung upuan ng ating mga bearing. So, sa pagkakabit niya, hindi naman kayo malilito kasi meron siyang notch. Dito sa notch, ayan. So yun mga katropa, nailagay na natin mga bearing sa ting cup. Ngayon lalagay naman natin yung bearing dito sa ating block. So kung mapapansin nyo itong butas na to mga katropa, yan, may butas din dito yan. So itatapat lang natin yung butas dun mga katropa. So, medyo ano siya, pit. Lahat ng pangilalim mayroong butas mga katropa. Atapat yan sa mga butas kasi yan yung supply ng oil niya mga katropa. Yan. Standard tayo, standard. So standard. May tama itong isa. So yan, nakapit na mga katropa. Ngayon, ilalagay natin yung ating crankshaft. So make sure natin na malinis yung ating crankshaft mga katropa. Yung yeah. Wag muna natin lalagyan na lang yung mga katropa kasi nga ipipit natin. Bakit natin siya ipipit mga katropa? Kasi nga OEM yung ano natin. Gusto natin makita yung kung yung clearance ng oil ba ay okay. So ngayon, gagamitan natin ng plastic gauge. Siyempre itong kulay green. Yan. Tingnan natin kung hindi pa ba expired. Putol-putol na, ayun o. Panda putol-putol na o. Adikit o. Spurred na yata ito. So, kukuha lang tayo ng konti dyan. Silalagay natin dito mga katropa. Yan. Pahaba ah.
dito pag sa paglalagay natin ito mga katropa, malalaman natin yung sukat ng clearance ng oil. Tsaka yung pagkakapit ng ating bearing sa crankshaft kung tama ba. Pag sobrang laki at na-torque na natin, sobrang laki, ibig sabihin, mga katropa, hindi ano yung ating bearing, hindi match. So ngayon, syempre, lalagyan na natin tong cap. Huwag nyo muna lalagyan ng langis, mga katropa, kasi nga, sukatan natin. Para malaman natin yung clearance kung tama ba. So pagka gantong procedure, medyo matrabaho mga katropa, pero masisigurado natin yung ating bearing na fit sya. Kasi OEM mga katropa, mahirap magtiwala sa OEM. Kaya minsan siguro nakakaproblema yung iba nating mga katropa, dahil nakakabit agad sila ng ganyan, hindi nila sinusukat yung iba, diretso ka agad. Pero ako pag OEM mga katropa, sinusukat ko yan. Hindi ako sigurado sa ano ng OEM. Siyempre pag nilagyan natin ng ganito mga katropa, huwag natin hikutin yung crankshaft. Pipit na natin siya. So Newton meter tayo, lalagyan muna natin siya ng lagyan natin siya ng 40. Natin
260, tapos pagkatapos natin ito, huwag natin iikutin yung mga tropa, luluwagan ulit natin yan para makita natin yung clearance natin. Ngayon makikita natin kung tama ba yung clearance. So, 1 3 4 5. So ayan mga katropa, kung makikita nyo, so itututok natin mga katropa yung clearance. So ito yung clearance ng number 1, number 2, ay silaw, number 3, number 4 at number 5. So ngayon mga katropa, yung ganyan mga clearance mga katropa ay pasok yan. So ngayon para malaman natin kung pasok yan, sukatin natin ng ayan, dito nga pasok siya mga katropa, ayan o, sobra pa nga, ayan o, kulay green. Ayan. Basta wag lang lalagpas diyan sa kulay green na ano na yan mga katropa, or kulay puti na yan mga katropa. Yan nakita mo pasok siya sa kulay puti. Basta wag lang lalagpas, wag lang sobrang liit na maliit. Kahit na ito nga pasok pa yan mga katropa, yung pinakamaliit na yan, ito. Yung puti na yan pasok yan mga katropa. Ayan sa green. So yung dito naman sa ano, sa isa. So yan. Pasok pa siya mga katropa. So yan, pasok. So yung isa rin. Ayan, mga katropa. Pasok din. So silaw, mayroong ano, nagre-reflect. Tapos itong isa, ayan mga katropa. Pasok siya. Tapos yung isa. Ayan. So pasado naman yung ating fittings mga katropa ng ating mga ano, ayan, kahit dito yan matignan mga katropa, ito yung number 5, ayan o. So ito yung number 3, ayan. So maganda yung clearance mga katropa ng ating crankshaft bearing clearance, ayan. So okay, pasado sa akin mga katropa yung clearance nyan. So ngayon mga katropa, natapos na natin yung fittings. Ngayon tatanggalin na natin yung ating ano na yan, tapos oil na yung isusunod natin mga katropa para sa final installation. So natapos na natin ipit mga katropa, yun nga, may okay naman yung fittings nya. So ngayon kukumpletuhin na natin mga katropa yung ating crankshaft at main bearing, final torque natin. So syempre ilagyan natin ng oil. Porti muna. Lagyan muna natin siya ng 40 Newton meter. Na siya ng 60.
maganda rin ikot mga katropa. Smooth na smooth mga katropa. So yung next natin gagawin mga katropa yung pag install ng piston ring mga katropa. Ay, pag install ng piston, saka natin ipipit yung ating Conrad cup na bearing para makita rin natin kung fit ba siya mga katropa. So ngayon mga katropa, ikakabit muna natin ngayon yung piston. Ayan. Para itong connecting rod, huwag nyo muna lalagyan ng langis. Kasi ipipit pa natin yan mga katropa. Dito sa piston ring, pwede nyo nalagyan ng langis. Tsaka dito sa bore. So ngayon, lalagyan ko ng konting amount ng oil lang mga katropa. Ayan. Hindi ako naglalagay ng maraming langis mga katropa rito sa liner. Ay dito sa bore. Ayan. Cylinder bore. Konti lang ako maglagay ng langis dyan. Hindi ko pinapaliguan ng langis yan. Basta dumulas lang. Okay na yan mga katropa. Ayan. Ngayon. Install tayo ng piston ring. Ay piston. So dito naman sa piston ring. Lalagyan muna natin ng langis bago natin i-setting yung ating ring mga katropa. Konting amount din ng langis para malubricate lang. So yun, i-setting na natin. Ito yung front. Meron siya marking, meron siyang front. Ngayon, yung lower rail, dito natin nilalagay yan. Ito yung front niya, nakaganyan siya. Ito yung end gap ng ring ng lower rail. So, nandito siya. Ito. Dito natin tatapat yung upper rail. Yan. Ito siya. Nandito yung upper rail. So, magkakaross silang ganyan. So, yung second ring, yan yung front natin. Dito natin ilalagay yung second ring. Dito. Kumbaga pa X tayo mga katropa. Yung first ring, dito natin ilalagay sa kabila. Yan. So, second ring, lower rails. Upper and lower. Yan. Ito siya mga katropa. Yan. Tapos kakabit natin siya pa ganyan. Siyempre lalagyan muna natin siya ng stopper para malagay natin yung ating special tools. So meron din siyang marking dito sa front piston na yan. Mapapansin niyo mga katropa. So yan. Dot, yan dot na yan naka-front. Make sure natin na nakaayos yung ating mga rail. Nga natin mga katropa, tapos press na natin, tingnan natin yung pag
pag tinutulak niya naman mga katropa ng pagganyan at may kumalang mga katropa, huwag niyong itutuloy mga katropa. Kasi may sumabit na ring. Bakit sumasabit? Kasi hindi nakapit yung ating piston ring compressor. Ulitin na lang natin mga katropa. Pag may sumabit na ano, huwag niyong pupersay na tok. Ganon yung banat mga katropa. Huwag niyong babanatan ng ganon. Sigurado, may posibleng maputol yung ating ring. Oil natin ito ulit. Front. Dito sa front. Yan. So, yung ilalim ng ating dyan din yan. Yan. Ilalim. Dito naman yung upper. Yan. Yan, adjust lang natin ng konti. Magka-cross sila mga katropa. Tapos, front. Yan. Yung second ring, yan, magkakaroon sila ng top ring. So pagka sa diesel, mga style dun, mga Y style naman, ito X, kasi meron siyang upper and lower rail, plus yung second ring, tsaka yung first ring. So yan. So number 2, pag may problema yung camshaft cup nut, connecting rod cup, pwede naman natin na palitan yan mga katropa. Kahit na nakakabit yung piston ring, pwede natin siya tanggalin. Pasok na siya mga tropa kasi nga nakaano tayo, nakatap. So ito number 2, ngayon yung number 3. So ganoon pa rin, same position tayo. Nangisan muna natin para malubricate lang mga tropa. Subutin natin. So front, lower, upper, nakaset na. Second ring. Ayan. First ring sa kabila. Ayan. First ring, second ring, first ring. Lower rail, upper rail. So, magka-cross lang mga katropa. Ayan. So, install na natin. So 0.50 tayo sa piston. So sinunod ko lang yung luma kasi yung stock niya 0.50 na. So marami ng gasgas dito sa side. So kaya pinalitan natin ng piston. So OEM din yung piston mga katropa.
So na-set na natin mga katropa yung ating piston. Ngayon, pabalik rin natin to. Ipipit natin yung ating Conrad bearing mga katropa. So ipipit natin ngayon yung ating Conrad bearing mga katropa. Tingnan natin kung tama ba yung bearing. Titingnan natin yung clearance nya. So dito muna tayo sa 1N4. So nagkalangis na nga eh, no? Mas inaagad kasi nga so tanggalin natin yung langis siyempre. Hindi pwedeng may langis mga katropa. So pag pumasa rito sa dalawa, ibig sabihin papasa rin dito sa dalawa. Lagyan natin ng ating hampit. So huwag natin iikutin mga katropa yung ating crankshaft. Kaya nang dati. So stop natin. Pit lang natin mga katropa. Yan. So yun, naturo natin ng 35 lang mga katropa. So tingnan na natin kung maganda ba yung pit. Hanggan muna natin.
So yun lang hirap sa mga ano mga katropa. Sa mga tawag doon. OEM na parts. So hindi tayo pwedeng basta-basta magtiwala mga katropa. So yan na ano na natin. Medyo maganda, medyo pasado. Ayan. So far so good mga katropa, ayan oh. Maganda yung kanyang fittings. Pasok pa mga katropa. So maganda mga katropa. Pwede. Ayan oh. Pasok pa mga katropa. Pasok kahit sa puti, pasok kahit sa green, pasok mga katropa. So okay yung pit. Maganda yung pit niya mga katropa. So hindi na natin sukatin yung kabila. Same lang yan. So itutork na natin ng diretso mga katropa to. Ay, lumabas na naman itong ano nito. Lumabas yung lorry. Tulak lang natin ito mga katropa. Yan. So tulak nyo lang ng konti. Kasi nga ito torque na natin ng diretso mga katropa. Para isang ano lang, isang ikutan lang. So lalagyan na natin ng oil. So natapos na natin i-fit mga katropa. Susunod na ikakabit natin yung rear crankshaft oil seal housing kasama yung oil seal tsaka yung oil pump mga katropa. So mga katropa, yung susunod natin yung kanyang rear crankshaft oil seal kasama yung housing. So lalagyan lang natin ng manipis na ano rito mga katropa, manipis na silicone. Tatabi na natin itong ating plastic gauge. So yung kulay pula ginagamit ko yan mga katropa sa may mga malalaking makina, mga engine diesel. Yung green yung ginagamit ko sa mga gasoline. So yun, gawin natin yung kanyang gasket. So gawin natin ng konting amount din ng ano to, konti lang mga katropa, parang line lang na maliit. Lagyan na natin mga katropa. Ito lang na paglalagay niya mga katropa.
So yung overhauling gasket natin mga katropa, OEM din. Kaya puro OEM tayo. So ayaw man natin magkabit ng OEM, no choice tayo mga katropa. Yan, kapag no choice, mabusisi yung ano natin kapag OEM mga katropa. Kailangan lang kagaya ng sa main bearing, Conrad bearing. Kailangan sinusukat natin yun. Hindi yung basta nakita natin, uy, standard. Diba? Hindi na natin kailangan sukatin yan. Huwag mga katropa, huwag nyong kailangan sukatin nyo pa rin. Pagdating sa mga panloob na parts, sinusukat nyo yan. Mas lalong-lalo na sa bearing. So ngayon, gagamit tayo ng torque wrench. Bakit ako gumagamit ng torque wrench? Para sa mga beginners na mag-overhaul, kailangan susunod tayo sa specs. So lalagyan natin siya ng 15 Nm Newton meter. Kesa. So meron siya sobrang gasket. Sobra sa taas. So ikakat natin yan mga katropa. So, ninext natin yung oil pump. So, mga katropa, ninext natin yung oil pump niya, mga katropa. So, sa gasket naman, naglalagay tayo ng gasket. So, nilagyan ko lang siya ng konting amount ng silicone. Gaya na sinabi natin, mga OEM lang yung mga gasket natin mga katropa. So ito yung ating oil pump. Bago. So siyempre bago nyo ano yan, lagyan nyo na muna ng oil. Ito lang natin lalagyan yan, yung mga dito sa palabas-labas. Yung ating oil pump. So ganyan siya. For Newton meter 12 volt size 12 para pantay-pantay yung torque mga katropa. Yan. So ngayon susunod natin yung oil strainer tsaka yung oil pan.
So lalagyan na natin yung strainer, mga katropa. Lagyan natin ng konting amount na silicon dito sa gasket. Pero kahit wala, okay lang. Pero mas maganda na yung meron para dumikit yung gasket. Huwag lang marami para hindi masyadong madumi, mga katropa. Tanggalin natin itong odor na ito, mga katropa. So na next natin yung oil pan. So wala tayong nakalimutan sa loob. So ito yung gear niya para sa crankshaft sensor. So pag nabasa niya na iikot na to, magbibigay na siya ng signal sa, kasi start, i-start mo, magbibigay, iikot na to, magbibigay yung sensor ng signal sa ECU para pagganahin yung mga dapat niya pagganahin, yung kuryente, yung ating inject fuel para mag-start. So dito siya kumukuha ng signal. Katropa, nakompleto na natin yung ating half engine. So nakita nyo naman yung mga torque tsaka setting, mga katropa. So ngayon yung next natin, mga katropa, isasampa na natin sa engine compartment to. So hindi ko siya bubuin kasi nga mahirapan ako, mag-isa lang ako, mga katropa. So masanay ako sa katay-katay, mga katropa. So ito muna, tapos head. Yan. So, tara! So naisampan na natin, mga katropa, yung ating half engine, yung black. Basta kompleto ko na rin yung compressor, starter, alternator. So knock sensor naikabit ko na rin, crankshaft position sensor naikabit ko na rin. So ngayon kakabit muna natin yung head. So yan, gaya na sinabi ko, mga katropa, make sure natin na malinis yung ating thread ng head bolt natin dito sa black, mga katropa, bago natin na ikabit yung ating head. So may oil yung ating block. So punasan natin ang ating thinner para mawala yung oil. Panginan natin. Ating head naka-prepare na rin. Ayan.
prepare natin yung ating gasket, mga katropa. Spray natin ng cooper gasket yung ating gasket. Kasi kung mapapansin nyo yung black, mga katropa, kung mapapansin nyo yung black, eh puro may maliliit na tama, maliliit lang naman, mga katropa. So ito yung ating gasket, so metal siya, mga katropa. So kaya ako spray ng gasket, kagaya nga sinabi ko, yung black ay medyo mayroong maliliit na damage, so para ma-shield niya yung ano, yung mga maliliit na damage. So pa-first coating natin yung ano. I-install na natin, mga katropa. So install na din natin yung cylinder head, mga katropa. So nakaset na natin yung natin so, compressor, stopper, turnator, so tapak natin yung head at yung so dito sa head bolt, lagyan nyo lang ng konting amount ng oil. Mga katropa, 13 newton meter. So, tapos ilulus natin siya ulit, mga katropa, yung ating abot.
top natin ulit siya ng 30 mga katropa. Newton meter. Okay, susunod natin, isang 90 degree. So, mamarkin na natin yung putik, yung ating pag-restart ng 90 degree. Totok natin ng 90 degree. So na-itok na natin mga katropa 30 Newton meter plus 90 degree yung ating head bolt. So 10 head bolt yan. 30 loose, tapos 30 Newton meter ulit, tapos 90 degree final. So yun yung ating torque ng cylinder head mga katropa. So yung next natin ngayon na yung camshaft. Intake tsaka exhaust. So kakabit ko natin yung hydraulic mga katropa bago natin kakabit yung ating camshaft. Thank you.
napit na natin mga katropa. Ngayon naman ikotork naman natin mga katropa. Ito-talk natin siya ng mga 10 to 15 Newton meter. So yun mga katropa, natalk na natin ng 15 Newton meter, final to. So, check natin kung fit. So, yung next natin mga katropa, kakabit natin yung timing bell. After natin magkabit yung timing belt, ma-reset natin. So, kukompleto na natin lahat. So, kabit muna natin yung timing belt. Ayun, mga katropa, isiset natin yung timing belt. I-show ko sa inyo kung paano siset. So, ito yung kanyang dowel pin. So, ito yung kanyang timing mark. Tsaka ito, timing mark din yan. Yan. So, itong bilog na to, itatapat nyo rito sa ano na to. Yan. Sa notch na yan. Yan yung tatapat yung butas na yun mga katropa. Ibig sabihin naka top dead kayo, number 1 mga katropa. So ngayon pupunta tayo sa baba. Yeah. So dito naman sa baba mga katropa. So kung mapapansin nyo, ito yung timing mark niya na yan. Tsaka yung puti na yun, yung dot na yun. So naka-timing na siya. So hindi pa ako naka-ano, nakalus pa ako sa may tensioner. Ayan. So dito sa idler, galing ng idler papunta rito. So wala akong tension dyan, walang loose tension, tamang tama lang yung tension niya mga katropa. Punta rito. So pagdating dito sa tensioner, nakalus. So ngayon i-release natin yung tensioner mga katropa. Ayan, i-release natin. Ayan. So naka-release na yung ating tensioner. Ngayon, pag-release nyo ng tensioner, naka-tension na yan mga katropa. Yan, naka-tension na. Naka-tension na yan, yan. Pero hindi pa yan yung tension niya mga katropa. Ang gagawin natin mga katropa, iikutin natin ng tatlong ngipin. Magmula dito sa timing mark niya, yan, hanggang dito sa ano na to. 1 2 3. Yan, hanggang dito. Ikutin natin lang pa counterclockwise. Ay, paklockwise ang katropa. Sorry, sorry. Paklockwise tayo. Yan, tignan nyo. Ikutin natin ha. Sabit ko lang itong pulley bolt. Ikutin natin ng counterclockwise. Yan, clockwise. So, yan. Tatlong ipin magmula dito sa timing mark natin hanggang dito sa isa na to. Yan. So, konti pa. So, tingnan natin. Konti pa. Natin. So yan, tatlong ngipin na magmula dun sa timing mark natin na puti. 1 1 2 3, katapat na siya dun sa timing mark natin. So yung gagawin natin ngayon mga katropa, naka tension na yan. Yan. So ngayon higpitan na natin yung tensioner.
So yan na yung tension yan mga katropa. Pag bagong timing belt, ganyan lang yung pagtitension. Pag lumang timing belt naman, magpapalit lang kayo ng oil seal. So yung procedure nung pa rin mga katropa. Kaya lang pag mula dito hanggang dito lang, kumbaga isang ano lang, tapos higpitan nyo ng tensioner kapag ibabalik nyo yung lumang timing belt mga katropa. Yan. So nakatension na tayo nyan mga katropa. Yan yung tamang tension nya mga katropa. So hindi na natin kailangan sikwat-sikwat eh para makakuha natin yung tamang tension. Ganun lang gagawin nyo sa procedure. Tatlong ngipin tapos higpit ng tensioner. So yun na yung tamang tension nyan mga katropa. Yan. So yan mga katropa, na ano nyo na yung tamang tension ng timing belt natin. Na-set na natin yung mga importanteng dapat i-set. I-setting mga katropa yung timing, piston ring, conrod bearing, lahat ng mga torque, cylinder head torque, camshaft torque, so timing belt setting. So ngayon, kukompletin ko muna yung mga cover ng timing belt, install natin yung belting, exhaust, yung mga coil, mga hoses, radiator. So bago natin pa-underin mga katropa, kukompletuhin ko muna mga katropa para mapa-under natin ng ayos. So ayun nga mga katropa, so kukompletuhin ko muna para mapa-under na natin. So yan, a few moments later. So nakompleto na natin mga katropa. Ngayon lalagyan na natin langis saka tubig para ma-start natin. So start na natin mga katropa para malaman natin kung under ba, kung one kick ba siya. Yung style naman ng pag-start dito mga katropa, i-on, off, on, off nyo muna para umakit muna yung gas papunta rin sa rail niya mga katropa para kompleto na yung ating rail. So yan, so start muna natin mga katropa. So naglagay ako ng tubig muna rito sa radiator kasi oobserbahan ko pa siya mga katropa. Pag na-final ko na okay na yung engine, saka ako na lang i-drain yan. Papalitan natin ng coolant. So start muna natin mga katropa. Umandar na yung ating overhaul. So ngayon obserbahan na lang natin, medyo may maingay area dito na ano, SLA. So hayaan muna natin, tignan natin kung umakit ba yung langit. So okay naman umakit yung langit mga katropa. Once na nag-start kayo ng overhaul, unang-unang yung titignan mga katropa, yung inyong oil indicator sa cluster panel. Tignan nyo muna kung mawawala ba or nakailaw lang lagi. Yan, dapat laging working yan. Kasi pag hindi nyo na-obserbahan na hindi nawala yung oil indicator nya dun, ibig sabihin hindi bumobomba yung langis. Kaya unang-unang yung titignan, pag-start na pag-start ng overhauling nyo, yung
indicator na lang is kung mawawala ba. Yan, no? Ang maingay dito yan, SLA. Yun nawala o mga katropa. Na-lubricate na yan. Pagka ganyan mga katropa. Sa una lang naman iingay yan. Pag alam natin walang problema yung SLA, so maingay yan. Pero pag katagalan, na-lubricate yan, mawawala yung ingay. So yan mga katropa. May konting vibration kasi yung engine mounting niya ay luma na. Papanda rin natin hanggang sa magbukas yung kanyang thermostat mga katropa. So, pero yan mga katropa. So far so good yung ating overhaul. May maingay lang dito sa SLA. So hayaan muna natin yan. So obserbahan natin siya. Pag hindi nawala, tsaka natin recommendation na palitan. Pero nawawala yan, oh. Tapos bumabalik. Sana wag na bumalik. Nawala na. Yan. So kakaandar lang. Hintay na lang natin mag-fit mga katropa. So yun mga katropa, nakita nyo naman kung paano natin in-overhaul yung 1.6 engine matrix mga katropa. Sana nakatulong sa inyo yung mga senior kong idea mga katropa at kung paano natin i-fit yung bawat main parts ng ating overhaul. Magmula sa piston ring, connecting rod, main bearing, cylinder head bolt, cylinder main bearing cap. So yun mga katropa. So ayun mga katropa, nakita nyo naman yung ating overhauling na umandar na mga katropa. So nawala na yung ingay na maliliit mga katropa. So okay na, umakyat na yung langis, na-lubricate na yung ating SLA. So yun, sana nakatulong sa inyo kung paano tayo mag-fit, lalong lalo na sa mga beginners yan. Lalo na kapag OEM yung ating parts, kailangan natin sukatin mga katropa. Huwag tayong paano-ano sa mga ganyang OEM kasi once na nagkamali, sigurado magbubukas tayo uli ng engine mga katropa. So yun, nakita nyo naman kung paano ko sinukat, ginamitan ko ng plastic guides mga katropa yung ating main bearing, conrod bearing. So nung una sa video sabi ko standard yung piston, pero hindi ko kasi nalinis muna yung piston mga katropa. So nung ano, kalaunan nilinis ko, nakita ko na 0.50 pala yung piston, kaya pinarequesta natin na 0.50. So yun, ngayon umaandar na yung ating ano, obserbahan na lang mga katropa. Sana maging okay na. So malakas naman yung ano natin, fighting spirit na okay na yan. So yun mga katropa, maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel. Lalong lalo na mga viewers, subscribers, YouTubers at mga katropa natin dyan. Mag-iingat kayo lagi mga katropa. So dito na nagtatapos yung ating overhauling engine. Yan, oil consumption. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell. Hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong upload mga katropa. So hanggang sa muli, stay safe, stay tuned. God bless. Bye. Thank you for watching mga katropa. See you in my next video.